Magandang araw mga bata, kumusta kayo? So tayo ay nasa ika-anim na linggo na ng ating aralin sa GMRC para sa unang quarter. At ang tatalakayin natin para sa linggong ito ay mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ano nga ba yung ating layunin o dapat nating matamo para sa linggong ito? Una, naiisa-isa ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Pangalawa, naipaliliwanag na ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay dapat linangin sa bawat bata bilang bahagi ng kanyang pagiging katiwala sa pagpapanatili ng ligtas, malinis at maayos na kapaligiran. At naisasakilo sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Okay, so simulan natin sa unang araw. Okay. Para sa unang araw, tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. So ihambing ang mga larawan o ang larawan A sa larawan B. Alin sa dalawang larawan ang mas nagustuhan mo at bakit? So para sa akin, mas maganda yung larawan B sapagkat mas nakakadagdag ng presko kapag maraming puno sa paligid, hindi ba? Lalo na kapag tayo ay sumisimba o sumasamba tuwing araw ng ating pagsamba, hindi ba? Mas mainam kapag may mga puno, kumbaga nakakadagdag siya ng presko, kumbaga mahangin. At isa pa, maaliwalas, di ba? Parang magaan sa pakiramdam kapag may mga puno at halaman sa ating paligid. Dito naman, magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Alam nyo ba dati, bago makabili ng bahay sa isang lugar, isa sa mga kinakailangan ay magtanim ng puno bago makabili ng bahay. Nang sa gayon, no, magkaroon ng kumbaga mapresko yung paligid. At isa pa, no, ugaliin sana natin. At isa pa, no, dati pala bago gumraduate yung isang mag-aaral sa kolehiyo ay ganun din nire-require sila na magtanim ng puno bawat gagraduate. Kumbaga, isang paraan din yon para mapanatili yung mga halaman at mga puno sa ating kapaligiran. At gayon din sa mga lugar na nangangailangan ng mga puno. Hindi ba? Kasi alam naman natin na sa panahon ngayon, unti-unti nang nauubos at nakakalbo yung ating mga kagubatan. Hindi naman sila pumupunta sa mga kagubatan, pero pumupunta sila sa mga lugar na sa tingin nila ay kailangan magtanim ng mga puno. So, isa pa, no, kumbaga, kung tayo ay may halaman sa ating bahay, isang paraan na makakatulong tayo ay pangalagaan natin yung mga halaman na yan. Kasi, isa din yan sa nagbibigay ng lamig, di ba? Kapag lalo na kapag mainit ang panahon. At isa pa, isa din yan sa mga sumasala ng mga alikabok para hindi makapasok sa ating tahanan. So yun yung isa sa mga halimbawa na pwede nating ibigay na nagpapakita ng pagiging mapanagutan, hindi ba? So hangga't kaya natin makapagtanim, no, kahit sa mga paso para lang magkaroon tayo ng mga halaman, kasi malaking tulong ang mga halaman, di ba? Sila yung isa sa mga pangunahing nagbibigay at nagre-release sa atin ng oxygen para maging maalwan yung ating hangin na nilalanghap. Kumbaga, give and take. Tayo nagre-release ng carbon dioxide na kailangan ng mga halaman, at ang mga halaman naman ay nagre-release naman ng oxygen na kailangan naman natin para sa ating paghinga, hindi ba? Kumbaga, para maging maalwan yung ating paghinga sa araw-araw. Kaya hindi dapat talaga mawala ang mga puno at halaman. Ang mga puno at halaman ay mahalagang bahagi ng ating planeta o yung ating mundo. Nagbibigay sila ng oxygen at nagsisilbing tirahan para sa mga hayop at tumutulong sa pagkontrol ng klima. Kaya naman, mahalaga na pangalagaan natin sila ng maayos.
Okay, so kapag naubos yung mga puno sa kagubatan, maraming mga hayop ang mawawala ng tirahan. At kapag nawalan sila ng tirahan, anong mangyayari sa kanila? No, may tendency na sila ay mawala o ma-extinct. At kapag ganoon, nagkakaroon ng imbalance sa ating ecosystem, hindi ba? Kumbaga, kapag may nawalang isang species, no, tumataas yung bilang, halimbawa na lamang yung mga example natin, yung mga palaka, di ba? Yung palaka sa iba, hindi sila magandang kumbaga pag sa mga pananim, hindi sila magandang nandoon kasi kumbaga isa sila sa mga nagiging kumbaga parang peste, yun yung word sa mga palayan. Pero kapag nawala naman ito, dadami naman yung mga insekto. Hindi ba? Kumbaga magkakaroon ng imbalance kapag may nawalang isang species. Kaya kumbaga mahalaga talaga yung mga puno at yung mga halaman, lalo na sa kagubatan. Kasi sila yung nagsisilbing tirahan o habitat ng ating mga hayop sa kagubatan. So kumbaga sila yung nagiging shelter. At isa pa, nagsisilbi silang tumutulong sila sa pagkontrol ng klima. Lalo na halimbawa kapag panahon ng tag-ulan. No, para maiwasan yung baha, kailangan maraming puno na sumisipsip ng tubig. Kaso paano nga mangyayari yon? E puro na subdivision o puro na sementado yung ating mga lugar, hindi ba? Pero sana no, magkaroon pa rin ng lugar para kung saan nandoon may mga puno, kumbaga may maraming mga puno na nakatanim, hindi lang bilang pampaganda, kung hindi pantulong din para sa mainit na panahon. Okay, so kaya talagang mahalaga na pangalagaan natin yung mga puno at mga halaman kasi malaking tulong sila at bahagi talaga sila ng ating buhay. Para naman sa ikalawang araw, so magbasa tayo ng isang teksto at sagutin natin ang mga gabay na tanong. So ang ating babasahin ay tungkol sa mga puno at halaman, biyaya ng kalikasan. Malinis, berde at presko, ganyan kaganda ang aming kapaligiran. Saan mang dako may mga halaman at punong nagluluntian. Malinis na hangin at mababangong samyo ng mga bulaklak ay sadya namang nagpapabuti ng aming kalusugan. Lakad dito, lakad doon, masayang-masayang naglalaro ang mga kabataan. Sa dako pa roon, may mga puno na hitik ang bunga. Si Kuyang Guard ang hinihintay upang manungkit at sa amin ibigay. Ganito kami araw-araw, salamat kay Inang Kalikasan sa mga biyayang ibinigay. Siyempre, yung mga puno natin, dyan din tayo kumukuha ng mga prutas, di ba? Mga mangga, mga bayabas, ang iba pa nating mga saging, hindi ba? Avocado, at napakarami pang mga puno na namumunga ng prutas na atin namang kinakain, hindi ba? Kaya napakalaking bagay talaga ng mga puno, lalo na yung mga punong namumunga. Okay, so sagutin natin yung gabay na tanong. So ano nga ba yung paksa ng kwento? Ito ay yung tungkol sa mga halaman, hindi ba? Yung kahalagahan ng mga halaman sa ating paligid. So ano yung mga halamang nabanggit sa kwento? Mga punong nagluluntian at ano pa ba? Malinis na hangin. Naku pa. Okay, mga puno na hitik sa bunga. Okay, at bakit masaya-masaya yung mga kabataan? So, syempre, masaya sila sapagkat malaya silang nakakapaglaro at masaya silang nakakalanghap no, ng simoy ng hangin. At gayon din, napakaganda ng paligid dahil punong-puno ng mga halaman. May mga bulaklak, no? At malinis yung hangin na kanilang nilalanghap. At gayon din, may mga puno na hitik sa bunga na kanilang inaantay, no, si Kuya Guard para sungkitin yung mga bunga na yon at maibigay sa kanila. So, ayon sa kwento, anong mahalagang bagay ang nabibigay ng mga puno at halaman? Okay, una, di ba nagpapaganda sila sa kapaligiran?
Pangalawa, nagbibigay sila ng malinis na hangin at yung mga mababangong samyo ng bulaklak ay nagpapaganda at nagpapapresko lalo sa hangin na ating nilalanghap. Ganon din, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng ating kalusugan at ganon din ay nagbibigay din ito sa atin ng pagkain kasi nga yung mga halaman na hitik sa bunga o yung mga namumunga ay nagbibigay sa atin ng mga sariwang mga prutas. At ito ay biyaya sa atin ng kalikasan na dapat nating ingatan. Dito naman sa ating susunod na pagsasanay ay isulat sa patlang ang wasto kung pang-uusap ay tama at di wasto kung hindi naman tama. Bilang isa, ang mga puno at halaman ay biyaya ng kalikasan. So ito ay wasto. Ang malinis na ang hangin ay hatid ng mga puno at halaman. So wasto. Masayang-masaya ang mga bata sa kapaligiran dahil sa magandang tanawin na handog ng mga puno at halaman. Wasto. Bilang apat, hindi presko ang paligid kung ang mga puno at halaman ay hindi hitik sa bunga. So di wasto. At bilang lima, mainit na panahon ang dulot ng mga puno at halaman sa paligid. Hindi wasto. Okay, so ngayon naman ay narito, alam kong pamilyar na kayo sa awitin na ito ni Noel Cabangon na may pamagat na kandungan. So maaari nyo itong pakinggan at namnamin, hindi ba, yung kagandahan ng mensahe na ipinahatid ng kantang ito o ng awiting ito. So ito yung kanyang liriko, natatandaan mo pa ba nung tayo'y dalawang unang nagkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayong nagsimulang mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong gumamela. Magkakahawa kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon, ang mga punot halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ring lumipas? So bakit kailangan ring lumisan panapanahon ng pagkakataon, maibabalik pa ba ang kahapon? Okay, so napaka ganda ng nais na iparating sa atin ng awitin ito. Hindi ba? Kumbaga kasama sa kanilang gunita, yung mga puno at halaman. Kumbaga nakakadagdag yun sa, kumbaga, sa yung pagpapagaan ng ating damdamin. Hindi ba? Kasi nga, mapresko, maaliwalas, kumbaga nakakadagdag siya sa pagginhawa natin o sa pagpapaganda ng ating pakiramdam. Okay, so sagutin na natin yung mga katanungan. So ano-anong mga halaman o puno ang nabanggit sa kanta? So nabanggit natin yung puno ng mangga, di ba? At yung gumamela na inalay niya. At paano nakatulong ang mga halamang nabanggit sa tema ng kanta? Sabi nga natin kanina, kumbaga dito sa kanta, kasama sa mga gunita niya na nagpapaganda sa kanyang gunita o yung memorya ay yung kagandahan ng paligid, no? Sa pamamagitan ng yung magagandang mga tanawin na ipinagkaloob ng kalikasan, lalo na yung mga puno, mga halaman, mga bulaklak na nagpapaganda sa ating kapaligiran. At sabi ko nga kanina, nakakatulong ang mga halaman na to at mga puno, mga bulaklak sa pagpapaganda ng ating pakiramdam. Diba ko yung mood? Nakakaset siya ng mood, nakakagaan siya ng pakiramdam, at kumbaga nakakadagdag siya ng ganda, lalo na kung kasama natin yung ating mga kaibigan at yung ating mga mahal sa buhay. Okay, para naman sa ikatlong araw, narito yung ating tatalakayin. So, puno at halaman na nakikita sa inyong bakuran. So, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtanim ng kahit na ano at ilang mga halaman o puno, kabilang ang gulay, sa palibot na lupa ng isang bahay kubo, ano-anong iyong itatanim? So, pwedeng gawing basihan ng kantang bahay kubo at isulat isa-isa ang mga ito sa nakapalibot ng mga kahon. So, kantahin ang bahay kubo, kunin doon lahat ng mga gulay, mga halaman at mga prutas kung may nabanggit at isulat yan sa paligid ng ating bahay kubo.
O kaya naman, kung may mga nais kang halaman na paborito mo na sa tingin mo ay nakakadagdag ng kagandahan, di ba? So yun, maari mo yung isulat. So akin, ang akin naman, ang personal kong paborito ay yung parang fortune plant or yung parang bamboo plant na maliit. Parang nakakadagdag ng buhay yon sa akin. Parang kapag mayroon akong ganung halaman, lalo na sa classroom ko, o kahit maliit lang, parang ang gaan-gaan lagi sa pakiramdam kapag pagpasok mo ay may nakikita kang halaman. Kaya sa classroom ko lagi-lagi mayroon akong ganung halaman na maliit, no? Kahit hindi siya kalakihan. At yun yung inaalagaan ko. Parang yun yung kumbaga isa sa mga nilulook forward ko kapag pumapasok ako ng class, ng klase, o bukod syempre sa pagtuturo. Diba? So parang nakakagaan ng kalooban kapag meron akong ganung alagang halaman sa aking classroom o sa aking silid-aralan. Okay, so tayo ay magbabasa muli ng isang akda. Ang pamagat ay tulungan ang mga halaman. Okay, so simulan natin. May anunsyo sa radyo at TV na dadaan ang bagyong Glenda sa Southern Luzon bandang hating gabi o madaling araw. Lumalakas ang hangin at pagsapit ng alauna ng madaling araw ay narinig na ang ingay na tila ilang bubong na ang nagliliparan. Pagising kinaumagahan ay nakita namin ang maraming punong kahoy na nabuwal. May mga nabali at naputulan ng mga sanga. May mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nilipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan. Karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Pagkakain namin ng agahan, pumunta na kami sa aming bakuran at nagsimulang maglinis ng mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo namin ng mga nabuwal na mga halaman na maari pang mabuhay. Inayos sa mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Buong araw kaming nag-ayos at naglinis. Alam namin na ang mga halaman at puno ay may buhay rin na maaaring sagipin, kaya dapat na ayusin. Simula noon, araw-araw na namin inaalagaan ang mga halaman na likha ng Diyos. Pahalagahan at mahalin upang dulot nitong kabutihan ay manatili sa atin. Hindi ba? So, ganun talaga, no? Katulad ngayon, kumbaga sa panahon ngayon habang ginagawa itong video ay halos katatapos lang ng bagyong Enteng at napakaraming mga kababayan natin ang nasalanta. Marami ring mga halaman at puno na mga nasira at nabuwal. So, dito natin makikita na yung kahalagahan ng mga puno. Diba? Kasi napakaraming binaha. Yung mga dating hindi binabaha, ngayon ay binabaha na. So, ano kaya ang problema doon? Isa na nakikita natin ay syempre yung pagkawala nga ng mga puno na maaring sumipsip ng mga tubig na ito. At isa pa, syempre, ay yung mga problema sa drainage system din, no, ng ating mga lugar. Kumbaga, syempre, napupuno ng basura. Isa na yan sa mga problema. So, sa ngayon, no, dito na may kaugnayan sa ating binasa, yung mga puno na syempre dahil sa sobrang minsan, no, sa lakas ng hangin, may mga nabubuwal talaga ng mga halaman, mga puno, hindi maiwasan. So, dito natin napahalagahan yung kahalagahan ng mga halaman na to at lalo na ng mga puno sa panahon ng mga ganitong klaseng kalamidad. Kaya naman ay laging pinapaalala na yun nga, huwag tayo magputol ng puno. Kung kakayanin ay magtanim ng mga puno sa mga lugar na kayang taniman, no? At ganun din mga halaman. Okay, so narito yung ating mga gabay na tanong. Ano ang madalas na pinsala sa puno at halaman pagkatapos ng bagyo? So maraming puno ang nabubuwal. May mga nabali at naputulan ng mga sanga. May mga paso ng mga halaman na nababasag at mga hanging plants na nililipad. So ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan nakaramihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Minsan pa nga yung mga nabuwal na puno ay humaharang pa sa kalsada na kailangan pang gamitan, no, na humingi ng tulong sa mga sa barangay o sa mga opisyales natin na may kumbaga may kinalaman din sa yung tinatawag nating DRRM, no, kumbaga para
matulong o makatulong na maalis yung mga nabuwal na puno sa kalsada. At madalas pa, no, kung mamalasin ay sumasabit pa ito sa mga kawad ng kuryente na delikado. Pangalawa, paano inaayos sa mga halamang nasira ng bagyo? So, nililinis sa mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon at itinayo ang mga nabubuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inaayos din ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Okay, so para sa ating paglalapat at pag-uugnay, so ikaw ay magmuni-muni. Balikan ang mga karanasan sa epekto ng bagyo at puno at halaman sa ating bakuran, paaralan o sa ating komunidad at sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Naranasan na rin ba ninyo ang ganitong pangyayari? Ano ang ginawa niyo? Siyempre, hindi may iwasan na tayo ay hagupitin kasi tayo ay daanan talaga ng bagyo. At madalas na tayo ay nakakaranas ng mga bagyo at may mga kasama pang hangin. So ano ba yung nangyayari? Katulad din doon sa binasa natin, nabubuwal yung mga halaman, may mga halaman tayong nasisira, may mga puno na nabubuwal, no, may mga nababasag na paso. So ano ba yung ginagawa natin? So nililinis natin syempre. At gayon din binabalik natin yung mga paso at sinisikap natin na ayusin ulit yung mga halaman, lalo na yung mga maaari pang mabuhay. So bakit kailangan alagaan at pahalagaan ng mga halaman? Unang-una, nakakatulong ito sa ating kalusugan, di ba? Dahil nga isa ito sa mga nagbibigay sa atin ng oxygen. Pangalawa, pinapanatili nitong presko yung paligid, no? At nagbibigay ito ng malinis na hangin. Pangatlo ay nakakadagdag ito sa kumbaga pagbibigay sa atin ng maaliwalas na kapaligiran. Sa inyong murang edad na 9 o 10 taong gulang, anong pwede ninyong gawin sa paaralan, sa inyong bakuran o sa komunidad upang maalagaan ang kalikasan? Diba minsan, madalas meron tayong agulayan sa paaralan. So sinisikap natin makapagtanim doon ng mga gulay, no, na pwede nating ma-harvest at pwedeng maipamigay o minsan binibenta sa murang halaga para naman may, kumbaga, makatulong din sa ating mga magulang. Gayon din, may mga halaman tayo doon na pinapaalagaan sa atin ng ating mga guro. Minsan, pinapadala tayo ng halaman o minsan naman yung mga halaman na doon ng ating paaralan ay yung pinapayabong natin. At nung nakaraan, hindi ba, tayo ay nagkaroon ng parang nationwide na tree planting na kung saan ang bawat paaralan ay magtatanim ng puno. So sa paanong paraan kayo makakatulong bilang isang mag-aaral? So syempre, iwasan natin na sirain yung mga halaman. Diba? Huwag nating apakan kapag nagtatakbuhan at diligan yung mga halaman araw-araw o hindi naman sa panahon na kailangan siyang diligan at sikapin na mapalago, mapayabo o maparami pa natin yung mga halaman sa ating paaralan nang sa gayon ay magbigay ito ng preskong hangin sa atin. Okay, para sa ika-apat na araw, kayo ay magsasagot ng tama, mali at dahilan. So sasabihin nyo kung tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi ka sumasang-ayon sa sumusunod na mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa may mga sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan o taong may natatanging kondisyon at isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. So una, kapag nag-alaga ka ng puno at halaman, aalagaan ka rin bilang ganti ng mga puno at halaman. So tama, bakit? Ano ba yung dahilan? Siyempre, kapag nag-alaga tayo ng halaman, unang-una, ulitin natin, no, nagbibigay ito sa atin ng oxygen para makalanghap tayo ng mas malinis at preskong hangin. Pangalawa, sa panahon ng tag-init, hindi tayo masyadong maalinsangan sapagkat nakapagbibigay ito ng preskong hangin. Kumbaga, nakakadagdag, nakapagbibigay ito ng lamig sa kapaligiran. Pangatlo, hinasabi ko nga sa inyo kanina, isa ito sa mga sumasala ng mga alikabok na maaari nating malanghap kapag marami tayong halaman sa paligid. Pangalawa, hindi na kailangang alagaan ng puno at halaman dahil hindi sila inaalagaan noong mga sinaunang panahon. So mali. No, bakit? Kasi may mga halaman na
kailangan talagang alagaan, lalo na nung panahon ng pandemya, di ba? Nauso yung mga plantito at mga plantita na kung saan nag-alaga talaga tayo ng mga maraming halaman, no? Nangungulekta pa talaga tayo ng halaman. Hindi naman ibig sabihin na kaya na nilang mamuhay mag-isa, hindi na natin sila aalagaan. Kasi kapag inalagaan natin sila, lalo pa silang gaganda. Okay. Pangatlo, kung susuriing maigi ay walang pansariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman, sumali. No? Tayo bilang ginawang katiwala na may kapal sa mga nilikha niya, kabilang na dito yung puno at halaman, ay may pananagutan tayo para alagaan at payabungin ang mga ito. Dahil sa huli, no, tayo rin ang makikinabang at malaking tulong talaga ang mga puno at halaman sa ating buhay. So katulad ngayon, nalaganap ang climate change, hindi ba? So dito natin naiisip na, di ba sabi nga, may nakita akong post na sobrang init, ano yung solusyon? Halaman at puno. At kapag panahon naman ng tag-ulan, ano yung solusyon sa mga baha? So magtanim pa rin ng mga puno at halaman. Ang mga kilos ng pagiging mapanagutan ay akmang ibinibigay lamang sa mga tao. Tama, kasi kumbaga tayo ay may kakayahang mag-isip, no? At kumbaga tayo talaga ay may pananagutan sa lahat ng mga nilikha dito sa ating mundo. Kumbaga tayo yung may isip, tayo yung may desisyon, no? Tayo ay may choice, kaya naman piliin natin na alagaan yung ating kalikasan. Nang sa gayon ay hindi rin siya magtampo at alagaan din tayo. Kumbaga, katulad ngayon, di ba? Winawasak natin yung kalikasan. Sino ba yung nagsasuffer? Hindi ba tayo din? Kasi tayo yung nakakaranas ng matinding bagyo, matinding tag-init, papalit-palit na klima. Ito ay bunga na rin ng ating ginagawa natin sa kalikasan. Okay, bilang lima, ang salawikain kapag may tinanim ay may aanihin ay tumutukoy sa tatlong sitwasyon ng buhay ng tao lamang, pag-impok, pagtsatsaga, paggawa ng mabuti. So sabi nga, kapag nagtanim ka, syempre may aanihin ka. Kapag gumawa ka ng maganda, may aanihin ka ring maganda. Kapag gumawa ka ng hindi maganda, ay siguradong gagawan ka rin ng hindi maganda ng ibang tao. So, gaya dito, ang sabi, sitwasyon ng buhay ng tao lamang, pag-impok, pagtsatsaga, paggawa ng mabuti. So, sumasang-ayon naman ako dito. Okay, dito naman, baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali, magnilay at sagutin ang sumusunod bilang mag-aral, may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang natutunan mo sa araling ito? Okay, so syempre, yung pangangalaga sa ating kapaligiran. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay natutunan mo sa kabutihang asal sa aralin? So kung dati wala kang pakialam sa mga halaman at sa mga puno sa paligid, siguro ngayon mas naunawaan mo na yung kahalagahan ng mga halaman natin at mga puno sa paligid. Para naman sa pagsusulit, so pag-aralan ng mga at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. So gamitin yung rubrics na nakapalob sa pagmamarka ng sagot. So nasa dulong bahagi yung rubrics na aking inilagay. Unang sitwasyon, isang gabi malakas ang hangin na parang may darating na bagyo. Sabi ng tatay mo, may low pressure area, raw na baka maging bagyo. Hindi nagtagal, lumakas ang hangin na may kasamang ulan. Tila sumasayaw ang mga punong kahoy at halaman. Kinaumagahan, nakita mong inyong bakura na maraming halaman ang nabuwal. So ano ang gagawin mo at bakit? So una, no, titingnan mo kung safe na ba para sa inyo na lumabas at tumulong sa pag-aayos ng mga halaman. Pwede ka nang magwalis-walis ng mga dahon na nalaglag. Pwede ka ring tumulong na muling ibalik yung mga paso na nawala sa lugar at dagdagan ng lupa kung ito man ay nabawasan ng lupa. Kasi syempre kung yung mga sanga naman ay hindi mo pa yun kaya. So doon na lamang sa mga bagay na kaya mong gawin. Ikalawang sitwasyon, isang Sabado, binisita ninyo ang inyong lolo at lola sa probinsya. Sa bukid, may tanim silang mga gulay tulad ng talong, kamatis at ampalaya. Isinama ka ng lolo mo sa bukid, nakita mo ang dami ng damo sa paligid ng mga tanim niyang gulay. Ano kaya ang dapat ninyong gawing maglolo at bakit? So syempre, unang-una, no, tumulong sa lolo na magtanggal ng mga damo kasi itong mga damo ay
kinakalaban niya yung mga, kumbaga, sa halip na mapunta na lamang sa halaman, yung mga nutrients na nanggagaling sa lupa, ay nakikiago pa yung mga damo na ito. So, kailangan tanggalin yung mga damo at linisin nang sa gayon ay mas maging maganda pa yung pagtubo ng mga gulay doon sa taniman ng inyong lolo. At narito yung rubrics na aking binanggit kanina. So, ito yung paraan kung paano kayo mamarkahan. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa GMRC para sa ika-anim na linggo. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat at hanggang sa susunod na linggo. Ako si Teacher Isa. Paalam!